Bagsak presyo na ang mga isda sa Baco Oriental Mindoro pero matumal pa rin ang benta. Dahil ng langis, 20 pesos lang isang kilo ng manamse, minsan 30. Yun lamang ang nagiging kita dito ng mga tao. May mga eskwela kami, hindi namin alam kung paano namin maiitaguyod. Kanina, inanunsyo ni Governor Hermelito Dulol na kasama na ang mga bayan ng San Isidro at Baco sa mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Anya, bagsak na ang kalidad ng tubig sa dagat ng mga nasabing bayan batay sa pagsusuri ng DNR-EMB. Yun pong mga areas na marine protected areas natin sa Baco at San Isidro, meron na din po sa presence of grease and oil beyond the standard. Ang ibig sabihin, hindi na safe maligo at hindi na rin siya safe pangisdaan for now. Pero sabi ni Baco Mayor Alan Roldan, wala pa silang nakikitang langis sa kanilang dagat. Minsan kasi yung mga nangingisda, nagsasali na krudo sa mga kanilang tangke ng kanilang bangka, natatapon yung ibang krudo o yung langis, may posibilidad. Ay wala naman po dito na ikita po sa aming langis eh. Ay paano po kami, ba't po kami titigil? Eh yun lang po aming kinabubuhay. Umabot na sa mahigit 200,000 residente ang apektado ng oil spill sa probinsya. Nananawagan si Governor Dulol sa BFAR na humanap ng mga lugar sa labas ng Oriental Mindoro na pwedeng pansamantalang pangisdaan habang may fishing ban. Inirekomenda na rin niya sa sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Kasabay nitong apila sa DSWD na dagdagan ang alokasyon ng family food packs. Bukas, tuloy na rin ang paghahain ng mga gustong kumuha ng danyos mula sa insurance company ng MT Princess Empress. May help desk nang itinayo ang provincial legal office para umalalay sa mga magki-claim. Samantalang hindi pa masabi ng Philippine Coast Guard kung matatapos nila ang pag-recover sa langis mula sa MT Princess Empress sa loob ng target na 3 hanggang 4 na buwan. What we can ascertain is the very, very aggressive ground operations. Or maybe in a week's time, we will be able to come up with an estimate already on when our operations will finish. Tiwala naman si Governor Dulol na masisimula na ang pagkuha sa mga natitira panlangis sa cargo tanks ng barko matapos dumating ang 5 customized bag mula sa Norway na gagamitin sa bagging operations. May nakita na rin umanong kumpanya sa Silang Cavite na kayang gumawa ng naturang special bag. Ang mga bag na ito ang ibabalot ng remotely operated vehicle sa tangke para makuha ang tumatagas na langis. Dennis Datu, ABS-CBN News.